Unang sumalang sa pagbosisi ng Senado para sa panukalang 2024 national budget ang economic managers ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa issue na kanilang sinagot ay ang inflation, unemployment at utang ng bansa. Si Daniel Manalasta sa detalye. Unang pagdinig pa lang ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget sa susunod na taon ng pamahalaan, samot-saring issue na ang sinagot ng economic managers. Katulad na lang sa inflation na anilay tinutugunan ng pamahalaan at patuloy namang bumababa. Pati ang GDP growth na ayon sa NEDA, kayang maabot ang target ngayong taon na 6-7%. We haven't lost the value of the underspending in the first semester that we can deploy in the second semester, and that will actually add to the assumed growth of 6.2%, inflation further down to 3%. Sa problema sa unemployment, ayon sa NEDA, sinisikap na ng pamahalaan na makapagbigay ng dekalidad at trabaho. Inusisa rin ng mga senador ang usapin sa mga job orders at contract of service sa gobyerno. Kasi ang chismis, kaya nila gina-job order, mas mura yon, tapos yung savings nila, binobonus nila. It's not chismis, I can so let's solve that, yeah. Kasi nakakahiya. Unfortunately, it looks like hindi ho sumusunod yung mga ahensya, because at the end of the day, numbers don't lie. Until now, 169,136 items are still unfilled. It's not so much the unemployment rate that is our problem. Because ang baba na ho ng unemployment rate natin, we need to improve the quality of employment so that when you're employed, you can really earn enough decent returns. Yeah, we understand po. Hindi po kasi nila ma-absorb yung mga ibang positions because they are project-based, especially po yung sa DPWH, DOTR, and even po yung sa DepEd and DOH po. Bukod dyan, natanong din sa economic team ang problema sa utang ng bansa na ayon sa Department of Finance, kayang-kaya namang matugunan. Meron nagsasabi na mahirap na, mas maganda siguro kung mas manganak tayo ng maraming anak, kasi para lumaki yung population natin, at pag lumaki yung population, mas marami maghati-hati sa utang, mas bababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubri na pag-iisip. Don't panic. Walang problema, kaya-kaya natin ito. Is that okay? Hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable, at saka pinaliwanag po ng treasurer natin na yung the way we borrow money, hindi po ganun, mga long term po yon, at saka fix po yung interest rate. The way to look at the budget, sir, is sabi ko nga, yung deficit natin, pinabababangan natin, magiging 3%. But if you notice the composition of the budget, it's mostly investment. Patuloy pong lalago ekonomiya natin. So makikinabang po naman dyan, lalo makikinabang yung mga mahihirap. And if you look at the composition of the budget, it's talagang pro-poor po yan. Pinakamalaking bulto sa pambansang budget ay para sa social services at economic services. Ayon kay Secretary Amina Pangandaman, pantugon nito sa layunin ng Marcos administration na mabawasan ang kahirapan, mapalakas ang infrastructure program at mapaangat ang ekonomiya. Pagtutuunan din ng gobyerno ang defense at general public services. Simula pa lang ito ng pagtalakay ng Senado para sa budget ng pamahalaan sa susunod na taon. Marami pa nakapilang ahensya ng gobyerno na inaasahang bubusisiin din ng mga senador. Daniel Manalastas para sa Bayan.